isang antolohiya ng mga pagbasa sa mga salita ng makapangyarihang Diyos. Mga pagbigkas ni Kristo sa pasimula. Kabanata 2. Nagkahugis na ang Iglesia ng Philadelphia dahil lamang sa biyaya at awa ng Diyos. Nagkakaroon ng pagmamahal sa Diyos ang puso ng napakaraming banal na hindi nag-aalinlangan sa kanilang espiritual na paglalakbay. Matatag sila sa kanilang pananampalataya na nagkatawang tao na ang nag-iisang tunay na Diyos, na siya ang pinuno ng sansinukob na nag-uutos sa lahat ng bagay. Pinagtibay ito ng banal na espiritu, kasintatag ito ng kabundukan. Hindi ito magbabago kailanman. O makapangyarihang Diyos, ngayon ay Ikaw ang nagbukas sa aming mga espiritual na mata na tinutulutang makakita ang bulag, makalakad ang pilay, at mapagaling ang mga ketongin. Ikaw ang nagbukas sa dungawan sa langit na tinutulutan kaming mahiwatigan ang mga hiwaga ng espiritual na dako. Naturuan ng iyong mga banal na salita at naligtas mula sa aming pagiging tao na ginawang tiwali ni Satanas. Ganyan ang iyong di masukat na dakilang gawain at iyong di masukat na matinding awa. Kami ay iyong mga saksi. Matagal kang nanatiling nakatago nang mapakumbaba at tahimik. Napasailalim ka sa pagkabuhay na mag-uli mula sa kamatayan, sa pagdurusa ng pagpapako sa krus, sa mga kagalakan at kalungkutan ng buhay ng tao, at sa pag-uusig at kahirapan, naranasan at nalasap mo ang pasakit ng mundo ng tao at tinalikdan ka ng kapanahunan. Ang Diyos na nagkatawang tao ay ang Diyos mismo. Alang-alang sa kalooban ng Diyos, nailigtas mo kami mula sa tumpok ng dumi at inalalayan mo kami gamit ang iyong kanang kamay at malayang ibinigay sa amin ang iyong biyaya. Ginawa mo ang lahat. Ihinubog mo ang iyong buhay sa amin. Ang halagang binayaran mo gamit ang iyong dugo, pawis at luha ay nagpatatag sa mga banal. Kami ang produkto ng iyong napakaingat na pagsisikap. Kami ang halagang binayaran mo. O makapangyarihang Diyos, dahil sa iyong kabutihang loob at awa, sa iyong katuwiran at kamahalan, sa iyong kabanalan at pagpapakumbaba, kaya yuyukod sa iyong harapan ang lahat ng bayan at sasambahin ka ng walang hanggan. Ngayon ay nagawa mo ng ganap ang lahat ng iglesia, ang Iglesia ng Philadelphia. At sa gayon ay natupad ang iyong 6,000 taong plano ng pamamahala. Maaaring mapagpakumbabang magpasakop ang mga banal sa iyong harapan na nakaugnay sa espiritu at sumusunod ng may pagmamahal
nakaugnay sa pinagmumulan ng bukal. Dumadaloy ng walang tigil ang buhay na tubig ng buhay at hinuhugasan at nililinis ang lahat ng putik at maruming tubig sa iglesia. Muling dinadalisay ang iyong templo. Nakilala na namin ang praktikal na tunay na Diyos na ipamuhay ang kanyang mga salita. Nakilala ang aming sariling mga gawain at tungkulin at nagawa ang lahat ng makakaya namin upang gugulin ang aming sarili para sa iglesia. Laging tahimik sa iyong harapan. Kailangan naming sundin ang gawain ng banal na Espiritu. Kung hindi ay mahahadlangan namin ang kalooban mo. Nagmamahalan ang mga banal at mapupunan ng mga kalakasan ng ilan ang mga pagkukulang ng iba. Kaya nilang lumakad sa Espiritu sa lahat ng oras na naliliwanagan at pinagliliwanag ng banal na Espiritu. Isinasagawa nila kaagad ang katotohanan pagkatapos na maunawaan ito. Sumasabay sila sa bagong liwanag at sumusunod sa mga yapak ng Diyos. Aktibong makipagtulungan sa Diyos. Ang pagpapaubaya na siya ang kumontrol ay paglakad na kasama niya. Lahat ng ating sariling ideya, pagkaunawa, opinyon at sekular na gawain ay nawawalang parang bula gaya ng usok. Hinahayaan nating maghari ng kataas-taasan ang Diyos sa ating espiritu. Lumalakad na kasama niya at sa gayon ay nangingibabaw, nadaraig ang mundo at malayang lumilipad at lumalaya ang ating espiritu. Ito ang kinalalabasan kapag naging hari ang makapangyarihang Diyos. Paano tayong hindi sasayaw at aawit ng mga papuri? Mag-aalay ng ating mga papuri, mag-aalay ng mga bagong himno. Talagang maraming paraan para purihin ang Diyos. Pagtawag sa Kanyang pangalan, paglapit sa Kanya, pag-iisip sa Kanya, pagbabasa ng padalangin, pagbabahaginan, pagmumuni-muni, at pagbubulay-bulay, pagdarasal, at pag-awit ng mga papuri. Sa ganitong mga uri ng papuri ay mayroong kagalakan at mayroong pagpapahid ng langis, mayroong kapangyarihan sa papuri at mayroon ding pasanin. Mayroong pananampalataya sa papuri at mayroong bagong kabatiran. Aktibong makipagtulungan sa Diyos, makipag-ugnayan sa paglilingkod at maging isa. Tuparin ang mga layon ng makapangyarihang Diyos. Magmadaling maging isang banal na espiritual na katawan. Tapakan si Satanas at wakasan ang kapalaran nito. Ang Iglesia ng Philadelphia ay nadala na sa presensya ng Diyos at naipakita sa kanyang kaluwalhatian.